We have a new WBA World Featherweight Champion sa ngalan ni Mauricio El Bronco Lara. Yes mga amigos, tuluyan na pong naagaw ng Meksikanong si Mauricio Lara ang titulo ng fighter from UK na si Leywood. Ito ay matapos nga po niyang patumbahin sa 7th round si Leywood sa pamamagitan nga po ng napakatinding left hook. Sa katunayan nga po mga amigos, nakalalamang pa si Leywood sa unofficial scorecard habang nakalalamang sa patamaan itong si Leywood. Kapansin-pansin naman po mga amigos na tila nauubusan na ng gasolina itong si Mauricio Lara sa laban. Pero ang hindi po natin alam mga amigos ay tila inipon lang pala nitong si Mauricio Lara ang lahat ng kanyang puwersa dito sa round 7. Bago pa man sumampa sa ibabaw ng boxing ring itong si El Bronco Mauricio Lara at si Leywood mga amigos, kung nasubaybayan nyo ang istorya nito. May sinabi nga po itong si Mauricio Lara na pagdating nga daw po ng round 7 ay kanya nang tatapusin ang laban. At yan nga po yung bagay na kanyang tinotoo ngayong araw. Pagkat sa round 7 nga po mga amigos, bumagsak si Leywood. Nagawa man niyang bumangon, subalit hindi na po siya pinahintulutan ng kanyang corner na ipagpatuloy pa ang laban. At dyan naman po papasok ang kontrobersiya. Yes mga amigos, controversial din po ang pag-awat sa laban sapagkat parang mabilis naman pong nakarecover itong si Leywood. Kinakausap siya ng referee at nagawa naman niya yung mga pinagagawa ng referee sa kanya. Yun nga lang, biglang inihagis ang white towel ng kanyang trainer na si Ben Davison. Kaya't wala na pong nagawa ang referee kundi itigil ang laban. Maging ang mga commentators nga po from UK ay medyo nagulat sa ginawang desisyon ni Ben Davison. Ayon sa kanila mga amigo, sa world title fight napakaraming mas malala na sitwasyon pero hindi naman po inaawat dahil ito nga daw po mga boksingerong ito ay profesional na nagsanay. At maraming beses na rin po tayo nakakita mga amigos na mga come from behind na panalo. Tulad na lang ng panalo ni Diego Corrales sa kanilang naging unang laban ni Jose Luis Castillo. Juan Manuel Marquez versus Manny Pacquiao sa kanilang naging first fight. Tatlong beses bumagsak si Juan Manuel Marquez sa first round pero nagawa pa rin itong tumabla sa laban. So ilan lang yan po mga amigo sa mga labang magpapaalala sa iyo na hindi ka dapat basta-bastang umaayaw sa laban. Hindi na yata naalala ni Ben Davison yung nakaraang laban ng kanyang manok na si Leywood na bumagsak nga po sa first round subalit nanalo pa rin sa laban against Michael Conlan na siyang naging fight of the year nga po ng taong 2022. Kaya naman hindi po natin masisisi ngayon mga amigos ang ilang mga boxing fans na galit sa ginawang desisyon ni Ben Davison. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, pabalag ako para sa bayan.